Kaya sa mga oras na ito, ang talagang reminder na ng mga doktor dito at ng DOH ay sa mga magulang. Nabantayan pa rin nila yung kanilang mga anak dahil mga ganitong oras. And in the next few days and few hours ay magkakaroon pa ng mga injuries kung hindi nila babantayan ang anak nilang nangungulekta ng mga pulbura, yung mga unused na paputok. Dahil kanina around 10 a.m. ay isang 10-year-old kid yung dinala rito sa ER ng Jose Reyes Memorial Medical Center na talagang battler her, Connie. Yung kanyang mga daliri sa kamay, sa kanyang kaliwang kamay ay isa na lamang ang natira. At ang sabog ay umabot hanggang sa kanyang binti. At yung sabog na yung Connie, malala ha, talagang nakikita yung parte ng kanyang buto. Ito ay dahil sa mga kinulektang pulbura. Ngayon, hindi masyado ng busy itong emergency room ng Jose Reyes Memorial Medical Center. At ina-expect nila na hindi na ito magiging kasing busy as 1 a.m. kanina. Kagaya ng binanggit mo, ay napakalaki ang binaba ng kaso ng injuries dito na may kinalaman sa paputok. 47 so far as of 10:20 a.m. Ito ay malaking mababa kumpara last year na 67, and in the last 5 years ay downward trend, Connie, yung ating mga bilang. Dahil in 2013 ay may 121, and then 115, 113, pababa ng pababa. Kaya lang ang problema ay yung problema pa rin natin taon-taon na Piccolo. Dahil 21 of the 47 cases ay Piccolo, at 32 of the 47 injuries ay mga minor de edad. At ito ay mga, karamihan sa kanila ay mga active users ng mga paputok. Ibig sabihin, itong mga batang ito, karamihan sa kanila ay lalaki, 40 of them ay lalaki, ay humawak talaga ng paputok, kaya sila nabiktima. At wala namang, maliban dun sa bata kanina, who's now stable, ay minor injuries na lang naman yung ibang mga isinugod rito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. At marami sa kanila ay outpatient, at hindi na raw nila nakikita na dadami pa yung bilang na yan ng injuries na itatakbo dito sa ER, Connie. Yung magulang, Mark, nung naputukan ng grabe, sabi mo nga isang dali na lamang ang natira. Nasaan ba sila nung mga panahon na namumulot yung kanilang anak daw? Connie, I'm sorry. Nagtatanong ka ba, bumigay yung aking signal? Pasensya ka na. Okay. Hindi ko narinig ang tanong mo. Oo, yung ano lang, Mark, if you can hear me better, no? Yung nasaan yung magulang na nitong bata raw na naputukan ng grabe dyan na habang namumulot yung kanyang anak? Connie, pasensya ka na talaga. Nawala na talaga yung signal ng telepono ko. I don't think may babalik pa nila ito. Sorry. Okay. No problem. Maraming salamat, Mark Salazar.